Tararan! Kimberly Orfalas po. Hi, Kim! Kim, ikaw yung winner, number one winner ng ating pangkabuhayan package worth 1,000 pesos. Kimberly Orfalas from Aribungos, Brooks Point. So yun guys, isa nga yung pangalan ko sa nabunot ng aking supplier sa kanyang Grand Raffle. At guys, isa ako sa nanalo ng kanyang grand prize na 1K pangkabuhayan package. So hi guys, welcome back to our YouTube channel. For today's vlog, ang gagawin natin is gusto kong i-share sa inyo yung napanalunan ko sa grand raffle ng online seller supplier na kinukunan ko. So bilang reseller niya, nakasama yung pangalan ko doon. Lahat ng reseller niya is sinama niya doon sa pa-raffle niya. Guys, kasi nag-live siya noon, hindi ko expected na isa ako sa mananalo ng kanyang grand prize na 1K pangkabuhayan package. So sobrang swerte ko kasi at least meron na naman akong i-online o online paninda. So isa kasi guys sa racket ko, racketero tong ate nyo eh. Isa sa mga racket ko is yung pagiging online seller. Wow! Nakapost ako sa Facebook account ko ng mga paninda like damit, bag, ganun, mga pang beauty products. So gusto ko siyang i-share sa inyo. Online seller ako since 2019, almost 1 year, 1 year na din akong nag-online. Simula ng pandemic guys, nag-click talaga yung online business. So, ako, kahit wala pa yung pandemic, is nag-online business na ako. So, malaking tulong siya sa akin, lalo na sa mga pang-araw-araw na pangangailangan. Though, kahit 10 to 50 pesos lang yung kita, at least meron everyday na dumadating na income. Sa panahon kasi ngayon guys, hindi lang sapat yung kita mo, yung sahod mo sa pang-araw-araw kasi sobrang mahal na rin ang mga bilihin. Kaya sa panahon ngayon, mas maganda yung madiskarte ka. So, yun na nga, mapakita ko sa inyo yung mga napanalunan ko. So, ito na guys, ito yung napanalunan ko sa aking supplier. Ito na yung 1K pangkabuhayan package. So, tingnan natin kung ano itong mga laman. So, meron tayong, and guys, mga panood na to na malapit lang naman sa place ko, sa Brooks Point, Palawan. Aribungos, Brooks Point, Palawan yung area ko guys. Sa mga makapanood na to, PM nyo lang ako. PM nyo lang ako sa Facebook, Messenger, yan. Yan guys, yan yung Messenger ko. PM nyo lang yan. PM nyo ako sa price. So, meron tayo nito, yan. Screen enlarger. Kung cellphone lang gamit mo, mas maganda siya kasi screen enlarger to guys. Kapag nilagay mo yung cellphone mo dito, is parang nanonood ka na rin ng TV. Kasi medyo malaki siya. Kasi nga, screen enlarger siya. So, next. Meron tayo nito. Sling bag. Cross bag para sa mga lalaki. Maganda yung tela niya, guys. And, ayan. Ayan siya. So, PM niya lang ako sa may mga gusto nito. And, meron tayong sports bra. Ayan, guys. Meron tayong sports bra. Uso to ngayon eh, mga sports bra. Meron din tayo, guys. Isa pang sports bra. Ayan, tuloy white. Parang sando type siya. Tsaka meron na rin siyang bra. So, maganda siya. Meron din siyang boxer na nakasama. Ito, guys. Ang size nito, free size siya, guys. Sobrang ganda, pero sold na to agad, guys. Meron na nakalimit. Meron tayong t-shirt. Ang ganda ng kulay. Sarap sa mata. T-shirt. Sobrang ganda. Lakas makaputi nito ng kulay niya. Ganda. And meron pa rin t-shirt. Ayan.
Uso to ngayon, guys, yung mga dye t-shirt. Yan, dye t-shirt. And meron tayong anti-rod glass. Meron tayong anti-rod glass, guys. Sukat ko muna. Ayan. Maganda siya. Kung kayo yung nag-online class sa mga estudyante dyan or sa mga mahilig magbabad sa cellphone, para to sa inyo, kailangan nyo nito. Kasi diba guys, kapag wala kang gamit na anti-red glass, sobrang sakit sa mata. Yung radiation niya kasi. And meron tayong lotion. May kasama siyang lotion, Olay. Ayan. Murang-mura lang to guys. PM nyo na ako sa price. And last, meron tayong Aqua. Yan, meron tayo niyan. Aqua Semineral Natural. Mukhang ayaw ko siyang i-on. Ayaw ko siyang ibenta. Parang gusto ko siyang gamitin. Pero hindi ko alam kung paano. Hindi ko siya alam kung paano ko siya gamitin. So, yun. After nito, guys, pipicturan ko pa to para ma-post ko sa social media ko. Alam nyo, guys, kapag online seller kayo, mas maraming account sa social media, mas maganda kasi i-post nyo lang doon yung mga paninda nyo kasi malay mo, may mga friends kayo na gusto yun. Kapag pinost nyo, may bibili. Or may mga kapitbahay kayo dyan, pwede nyo siyang i-alok. Ganun lang, guys. Sa panahon ngayon, kailangan natin maging madiskarte. Hindi lang puro ganda, guys. Kailangan ng diskarte ngayon kasi mahirap ang buhay. So yun, pagiging online seller, sobrang nakaka-enjoy siya na nakakapagod. Kasi minsan, naranasan ko na rin talaga na, hindi ako Lazada ha, pero naranasan ko guys na may mag-o-order sa'yo, tapos ika-cancel nila. Hindi man lang nila naisip na pinuhunan mo yun, may puhunan ka doon. Tapos siyempre, hindi lahat ng item na ino-order ng customer is kapag kinansel yun, magugustuhan na isang customer. So, ang mangyayari guys, ma-stock lang siya. So, kapag hindi mo siya inalok-alok, hindi siya mabibenta. So, yun. Kaya, ang advice ko lang sa mga customer, kung wala kayong sure na pangbili po, sana hindi na lang kayo mag-order. Kasi kawawa din po yung mga nag-online seller. Siyempre, namuhunan sila dyan guys. At saka, yung pagod nila. Hindi natin alam kung saan pa nila kinukuha yan. So ako, katulad ko, ako nasa bukid-bukid lang ako guys. Tapos kukunin ko pa yung supply ko sa bayan. So kapag kinansel mo yun, lugay na sa akin guys. Kasi yung gasolina, pabalik-balik, diba? Pero, ganun pa man, part talaga yun ng business. Tuloy lang. Kasi kahit na marami nagre-reject sa'yo, for sure, mas marami yung bibili. So yun guys, sa one year, almost one year ko na pagiging online seller. Sobrang masaya siya. Tsaka nagkakaroon ka talaga ng mga kaibigan na hindi mo siya kilala. Pero pagdating sa simula na pumasok ka sa online seller is nagiging friends mo na sila. So, ang isang natutunan ko sa pagiging online seller is dapat hindi lang yung nagbebenta ka, kundi yung concern mo din sa customer mo. Mga supplier din talaga na yung order ng customer is malayo. Tapos, hindi sila nagbibigay ng hindi sila nag-i-inform sa customer na wala na yung items, tapos napadalhan ka lang ng items na ganito. Sana hindi rin ganun, diba? Kasi, ang hirap din sa mga reseller or sealer, kapag natanggap mo yun, hindi nila alam kung paano nila ibibenta. Kasi hindi naman yun yung order ng kanilang customer. So, dapat pantay-pantay lang. So, hindi lang puro business. Dapat isipin din natin kung ano yung isipin natin kung ano yung magiging kapag natanggap pa to ng customer ko, magiging happy siya. Kasi kapag guys, na-discourage sa yung customer mo ng isang beses, hindi na yan siya order ulit. Kasi na-discourage na siya sa'yo or na-disappoint mo siya sa unang order niya kasi iba yung in-order niya tapos yun yung papadala mo. Diba? Kahit sino naman. So, yun guys, dapat online seller, mapa-customer or mapa-supplier, dapat is maging honest tayo at saka dapat hindi lang puro negosyo, dapat na doon din yung nabibuild din yung tawag ito, friendship. Dapat nagkaroon din ng maging kaibigan mo din yung customer mo kasi mas maganda.
At saka, dapat maging concerned ka sa kanya, diba? Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mo kalimutang mag-subscribe, give me like, guys. And don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa mga video na i-upload ko. Thank you for watching! Bye!